Welcome back for another Gaming Mouse review. This time medyo iba dahil ito po ay para sa mga MMO and MOBA gamers. Mga kapatid, ito po ang Garuda Gear Condor 1. A very interesting gaming mouse because of its swappable side panel, total of 14 programmable buttons, and ergonomic shape na full pack sa features kung saan ang weight ay hindi masyadong hadlang sa ganitong category, or I should say, nature naman sa ganitong ergonomic MMO and MOBA gaming mouse competition ang may kabigatan talaga na gaming mouse. Okay, this is priced under 1,000 pesos, so basically andito pa rin tayo sa Pinoy budget category. Sa packaging pa lang, andito na lahat agad ng specs at dapat natin malaman sa gaming mouse ito, at napaka straightforward din na laman sa loob yung gaming mouse mismo at yung extra left and right side grips. Ang nakalagay by default dito sa left ay yung kanyang 9 button layout, which is basically for MMO and MOBA games nga. Swappable ito via magnets, madali naman hugutin at ikabit, at surprisingly hindi naman siya mawobble or loose, intact naman. Nakakatuwa kasi very responsive yung kada buttons, hindi siya cheap feeling, no? In my experience kasi meron akong SteelSeries Aerox 9 na worth 7,000 pesos, and nakakatuwa kasi ganito rin halos kabuhay yung actuation niya, which is nice. Lahat ng buttons ay very customizable sa software, so didepende sa kanya-kanyang usage or style natin. For games and for productivity purposes, no problem. Yung pinaka-actuation ng buttons na ito is may halin tulad natin sa keypad ng cellphone noon, yung tipong andali ma-press, so hindi siya yung side buttons na kinasanayan natin na medyo bouncy or parang may spring. Again, dito pindot agad. With regards sa pinaka design itong side grips, yung pinaka thumb rest nga lang niya for this one is medyo nakukulangan ako. Wish ko lang sana nakaslope or mas wide pa ng onte para mas feel or dama mo na thumb rest talaga siya. Yung extra layout naman na left side buttons ay yung pang FPS gaming with extra sniper button kung tawagin. At saka yung typical forward and back side buttons, maganda naman yung distance ng sniper button with my right thumb, abot na abot ko naman. Less yung thumb rest design dito ngayon, sakto lang pang FPS game. At emphasize din po natin na napapalitan din po yung pinaka right side grips. By default yung nakalagay ay yung pang ergo design na may classic comfort grooves para sa ating ring finger. Usually nakita na natin yung ganitong design sa Cooler Master MM720 or even the Rock Gear Scala Wireless. So another feature para mas maging comfortable and well rested yung kamay natin sa pag grip. If leaning ka sa typical side grips ng isang gaming mouse, lalo na kung naglalaro ka ng FPS games, may extra naman na plain and straight side grips, which is for me, mas nagiging madali hawakan yung overall body or yung overall shape ng gaming mouse. On my part, I like to mix it up, 9 button layout sa left at yung straight side grips naman sa kanan, so nasa sa'yo na lang din kung anong combination ng gusto mo. Pagdating naman sa shape and dimensions, again, ito po yung ergonomic shape, which is for right hand users talaga. Yung klase ng pagka-ergo shape niya is masasabi kong swabe lang, hindi siya ergo na sobrang aggressive or literal full feeling or OA sa kamay na mahirap pakisamahan. In my experience kasi medyo risky talaga ang ergonomic shape, kailangan akma talaga ang hand size mo kasi kung hindi, hindi comfort kung hindi ngalay yung mararamdaman mo. Dito sa Condor 1, masasabi kong small to large hand size, no problem tayo. Applicable naman ang palm or claw gripping dito since medyo short yung rear palm area niya at hindi rin naman katangkaran yung hump. Sa build qualities, wala po tayong magiging problema. It's a heavyweight 130 grams na gaming mouse naman kasi na literal ang tigas lahat ng parts. Hindi naman ito yung typical lightweight category na minsan nagkaka-compromise sa structural integrity. Again, well-built, rock solid lahat ng parts. Parang bato talaga. Overall design, it's a nice looking budget gaming mouse to the point na hindi siya mukhang budget talaga. Meron na itong 3-zone RGB, bali itong logo sa rear, scroll wheel na nagsisilbing DPI level, at may nice underglow. So sa mga RGB lovers, hindi kayo mabibitin dito. Pagdating sa coating na ginamit, nice and smooth matte texture naman. May ample amount of grippiness naman itong black variant nila, hindi ko nga lang sure sa white colorway. Medyo fingerprint nga lang. Well, same naman sa ibang black gaming mouse talaga, pero nagustuhan ko yung overall implementation nila kasi pag maayos ang coating, nalilift up yung overall value ng isang gaming mouse kahit na nasa under 1,000 pesos category tayo. Solid 9 out of 10 agad sa part na ito. Yung 1 and 2 main buttons ay equipped with Huano Blue switches up to 20 million clicks each. Sobrang light and sobrang spammable naman. I think for games like MMO and MOBA games talaga eh, magbe-benefit kayo sa ganitong switch and clicking feeling. With minimal lang na post travel pero walang major problem sa part na ito. Meron siyang DPI up and down button dito sa top, pero kung gusto mong i-macro ito para sa ibang function,
Pwede rin naman via software. Scroll wheel smooth and silent naman and with simple rubber texture lang. Yung cable na ginamit is braided naman pero may kakunatan yung quality. It looks decent, yes, pero ramdam mo na kumukontra talaga siya kahit nagamitan natin ng mouse bungee. Pero hindi naman na masama kasi sa ibang brands na under 1,000 pesos budget gaming mouse, literal rubber cable lang yan. Kaya kudos sa Garuda Gear kasi hindi tayo tinipid sa part na ito. Sa bottom part nga lang is makikita natin yung dalawang Teflon material ng mouse gliders. Para sa akin, sana din diretso PTFE skates na nila for a smoother gliding experience. Don't get me wrong, okay naman yung paghagod. Hindi naman siya makaskas or nakakairita feeling, no? Pero ramdam mo na may dragging and too much control sa overall usage mo. Well, 130 grams na nga yung gaming mouse mo, Teflon pa yung gliders niya, literal bad combination ito. Moving on sa sensor na ginamit dito ay yung Pixar 3327 up to 12,400 dpi, which is much improved and modified version ng 3325 na usually madami ang bad experience doon. Ngayon, dito tinry natin sa FPS games like Valorant para mas makita or mapush pa yung kakayanan isang 3327 sensor talaga dito. So far, wala tayong nakitang sensor performance issues dito. Yung overall gaming experience is superb. Yung kakayanan mo mag-transition from productivity to gaming na sobrang effortless, yung dapat na dalawang gaming mouse mo andito na in one. I know there are group of people na more into this vibe kaysa sa mga performance-based wireless gaming mouse talaga. Pagdating naman sa software nito is friendly naman yung interface. I can say andito naman lahat ng needs natin para ma-maximize itong Condor One. So yun lang, a very niche gaming mouse product pero not that hard to buy or to recommend kasi nga 995 pesos lang. Ang pinaka deciding factor talaga dito is yung side button sa swappable. Kung into those number of buttons ka, bihira natin makita yung ganito. Sobrang helpful, sobrang convenient, pero sa kagaya kong leaning towards FPS talaga, I'll still choose the Garuda Gear Hawk 1 Wireless. Kasi kahit nasabihin natin versatile gaming mouse or multi-genre ito, no? I think bilang lang yung mag-FPS sa ganito ka bulky and heavyweight wireless mouse ngayon with a weight dragging skates and makunat na braided cable. So ngayon, kailangan ang main reason mo or maging diehard fan ka ng MMO and MOBA games. At yung FPS gaming mo isaktuhan or casual lang for this gaming mouse. But value-wise, probably it's the best full pack sa features gaming mouse na we can get today. Again, for only 995 pesos. Kung nagpo-photoshop ka or kung ano man or mas madalas ka mag-video editing kagaya ko, yung comfort ng ergo shape na ang dali pakasamaan, it's a good all-arounder gaming mouse on top of your desk. I think ang missing na lang talaga dito is wireless connection. Kung i-rate ko po ito per category para mas madali sa inyo, again sa loob ng 995 pesos, siguro 10 out of 10 for productivity purposes, 10 out of 10 for MOBA and MMO games, at 7 out of 10 for FPS gaming. Nonetheless, a very solid gaming mouse. I had no problems recommending this. Kung match naman sa personality mo yung mga nabanggit natin pros and cons, and kudos sa Garuda Gears kasi for giving us a solid option kasi halos lahat puro FPS mouse ang mainly pinoproduce. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. God bless.